Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ko ng konting tips and ideas lang naman. Ito ay regarding sa mga troubleshoot ko before na mga sasakyan mga sir. Okay? So, ang topic po natin ngayon, o yung pag-uusapan po natin ngayon, is yung tinatawag nating usapang SCB. Siguro tingin ko marami nakakaalam na nito. Yung SCB, nagagamit to sa mga sasakyang diesel engine. Kagaya ng Mitsubishi, mga Montero, meron po sila nun. Sa Toyota naman, sa Fortuner, Innova, meron po sila nun. Basta diesel engine mga sir. Okay? SCB is stands for suction control valve. Okay? So, 12 volts. So, ang SCB naman mga sir, hindi naman po mahirap gawin. Hindi naman po siya mahirap hanapin na pyesa kung masira po siya. Pero, ang tanong dito mga sir, paano kung ibang problema ang nangyari sa sasakyan? Pero, ang problema pala niya mga sir, ay pinaka root cause ng problema nito is SCB. Okay? Ikikwento ko sa inyo kung paano nangyari at bakit nagkaganon. Kasi, naka-encounter ako ng Montero. Biglang tumirik sa daan mga sir. Yung Montero, pinadala sa shop, ginawa, marami na pong tumingin, hindi ko na sabihin kung ilan, basta marami na pong tumingin hanggang umabot sa akin. Ngayon ang nangyari mga sir, tiningnan, electrical, mechanical, halos lahat. So hindi po umandar yung sasakyan. Ako, umabot po ako ng ilang days na nag-troubleshoot. So hindi ko po alam na ganung kalalim yung problema ng sasakyan. Ando, naiisip ko na kung ano-ano. Okay? Napag-isipan ko na baka ang problema ay ECU o di kaya ABS. O di kaya ang problema ay ibang mga module, ignition, o di kaya yung immobilizer. Okay mga sir, umpisa natin. May breakdown po ako dito na words by words kasi hindi po tayo makalabas ngayon at hindi ko po na-actual yung sasakyan na naipaliwanag. Ngayon ko lang siya ipapaliwanag mga sir. Pagka nagka-problema po yung inyong SCB, eto, may listahan na po ako. Yan. Pagka nagka-problema po ang inyong SCB o suction control valve, saan ba nakalagay ito? Nakalagay po ito sa likod ng pressure pump. Nandun po siya nakalagay sa puwitan. Merong maiksi, meron din pong mahabang kaunti. Yun po yung ACB. Kung makita nyo ito, nasa drawing na yan. Yan po yung ACB. Diyan po siya nakakabit. Alright. So, ang dalang sakit na ito mga sir, pagka ito nagka-problema is magkakaroon po yung sasakyan nyo ng engine stalling. Okay. Okay? Sa engine stalling pa lang, mapaisip ka na. Baka ang problema mo is fuel filter, fuel pump, putol yung wirings, low battery, o di kaya may problema ka sa langis, o di kaya putol ang yung belt. Okay? So, dyan po mapapaisip ka. Kasi engine stalling eh. Ang sakit nito mga sir, nananakbo po siya. Biglang namatay, nananakbo. Hindi po nakaparada, tapos hindi na siya mapa-start. Meron pong sintomas na ganon. Nakaparada yung sasakyan, take note, diesel engine lang po ito mga sir. Ito, nananakbo. Sa senaryo na to ng Montero na to, tumatakbo yung sasakyan, biglang namatay. Okay? So, mapapaisip ka kung ano. Baka sabihin mo lang, belt lang yan, naputol. O, ano man sa electrical. So, engine stalling, yung una sakit niyan. Pangalawang sakit niya mga sir, nung inon ko po yung sasakyan, actual, no check engine light. Okay? So, to, na-check ko na rin lahat to, halos sa ilalim lahat. Ngayon, yan sa ditong yan, sa check engine yan, hindi po siya lumalabas, kikislaps na siya kaunti, tapos wala na po siya. So may video na ako dyan, so matagal kasi siya, minsan mga nasa 1 minute o 45 seconds, hindi siya parehas yung interval niya. No check engine light sa dashboard, pangalawang sakit, take note, pangalawa yan. Nahirapan ako. In-scan ko yung sasakyan niya kasi siyempre sa SOP ng sasakyan basta naka-OBD yan, kailangan i-scan mo para makuha mo kaagad yung problema ng sasakyan. Ngayon mga sir, nung in-scan ko po yung sasakyan, wala po akong nabasa, okay? Nagkaroon po siya ng no check engine light at nagkaroon siya ng scanner not communicate to engine module. Hindi po siya nakipag-communicate. Yung ABS transmission na i-scan ko. Pero yung sa engine side, hindi ko po siya na-scan mga sir. Alright? So, yung isang factor na yon doon po nahirapan ako. Nag-isip na kagad ako, electrical problems, ECU connection, electrical connection. Nagkaroon pa siya ng code ng ETAX mga sir. ETAX open. Okay?
Nagkaroon po siya ng problema, isa pa doon, ang pinakamasaklap, nagkaroon po siya ng problema ng e-tax ECU. So sa red pull code natin, bus off, meron pong nakalagay, bus off, e-tax can time out, engine can time out, ESC, TCL, EBS time out not equipped. Okay. Basta e-tax, nagiging 11 yung codes niya mga sir. Kaya nahirapan ako lalo. Sa 11 codes na yan, ang hirap po hanapin yan pag lumabas po sa ECU yan. Okay? So doon pa lang mga sir, sobrang hirap na ako doon sa no check engine light, sa dashboard. May check engine siya, pero parang kikislap lang ng bahagya, tapos mamamatay, mawawala na. Tapos kikislap ulit, mamamatay, mawawala na. Pinacheck ko na po yung ECU, wala pong burn, walang sunog yung ECU. Pinacheck ko na po yung cluster sa dashboard kasi may canvas line. Baka doon po nag-shortage, wala pong nakitang problema. Pinacheck ko rin po yung transmission module, wala pong naging problema. So lumalim po yung troubleshoot ko, lumalim ng lumalim. Ngayon, ang sasakyan mga sir, pag pina-start mo siya sa problemang ACB, ha, usapang ACB to. Pag pina-start mo siya mga sir, no start siya. Hindi nag-start, cranking lang. Cranking. Ayun, di bumitaw. Up, kita natin yung waveform dito. Dapat may waveform siya. Ayun. Cranking only. Yun ang nangyari sa kanya, crank lang. Ngangangangangangangang. Malakas yung cranking. Kahit subuan mo, doon ako nagtaka. Kahit susubuan ko siya ng gasolina o susubuan ko siya ng ibang pang subo, fluid man yan doon para sa diesel niya sa throttle body, hindi po siya umaandar. Hindi umaandar. Nanginginig lang, parang nagagalit lang yung makina. So doon, sobrang isip ako ng problema noon. Alright? So, electrical problem. So, napaisip ako, baka mechanical problem, binaklas ko na lahat, pati yung crankshaft sensor sa ilalim, baka wala na pong connection, pero binasahan ko po ng oscilloscope, yung crankshaft linya pataas sa wirings, meron pong reading yung oscilloscope, meron pong waveform yung lumalabas sa aking oscilloscope, kaya meron pong reading. Pati doon sa injector, binasahan ko na po lahat mga sir, meron pong bolt, at meron po akong reference bolt na nabasa, lahat ng injector mga sir. Meron po akong nabasa, may ground din po siya, pati sa temperature ng engine coolant temperature sensor, meron din. Lahat, pati doon sa ating map sensor, meron din po akong nabasa mga reference bolt. May 1 volt, may 5 volts, may ground. Sakto po siya mga sir. Okay? So, sobrang nakakalito. Usapang ACB pa lang to mga sir. Ngayon, sa OBD port niya mga sir, sa saksakan ng scanner, doon sa kanyang kanhay tsaka kanlo, binasa ko po. Alright? Nung binasa ko po siya mga sir, same reading ang lumalabas sa reference bolt niya. Na dapat yung kanhay, mataas ang high kasi kanhay, mababa yung low kasi kanlo. Kanhay kanlo mga sir, same reading po sila. Kahit saan ako tutusok doon sa dalawa, pareho po sila ng reading. Alright? So doon po ako nahirapan sa problemang ACB mga sir. Although yung ACB napakadaling palitan, andun na po yung nilinis ko na po yung throttle body, nilinis ko na po yung inhibitor switch, nilinis ko na po lahat ng dugtungan ng can line, canvas line doon sa mga wiring sa ilalim, yung mga socket, nilinis na po natin pero wala pong nangyari. Hindi pa rin po umandar. Chinek ko na isa-isa yung ECU kung meron siyang 12 volts na pumapasok, may power feed siya, may supply, may bolt out. Pareho po lahat mga sir, meron po lahat. Halos lahat ng sensor, inisa-isa ko na po. Ang heater plug, inisa-isa ko na po yung heater plug. Baka doon eh, hindi naman siya uminit o hindi siya nagbibigay ng init ng makina, kaya hindi siya umandar. Pero nung binasahan ko po mga sir, good po lahat. Napaka-smooth pa ng wiring, doon po ako nagtaka. Okay? Doon po ako nagtaka. Napaka-smooth ng wirings, pero bakit hindi umaandar yung sakyan? Kahit binuksan na namin yung harap para makita ko yung timing belt, pero good pa rin. Lahat ng sensor sa ilalim, input shaft drive sensor, output shaft drive sensor, na nandun sa ilalim mga sir, binasahan ko na po lahat, nilinis, okay po lahat mga sir. Ang nagiging problema lang po sa sakyan na to mga sir is itong ACB. Alright? Yan po ang dala niyang sakit mga sir. Once na nagka problema ang ACB, hindi lang palyado ang makina. Okay? Hindi lang siya palyado o kulang sa supply ng diesel na lumalabas doon sa kanyang suction, papasok doon sa injector.
hindi lang ganun ang problema pagka ito ang nagluloko. Okay? So, na-find out ko bandang huli mga sir, na yung ACB, ito yung ACB, yan, meron siyang bolt dito, dalawa, dito yung likod niya, nakaganyan. Yung likod na yan, may saksakan mga sir. Okay? May dalawang wire na nakasaksak. Dalawang wire lang yan, power by two wires lang yan, positive at yung signal. Signal to pagkakawari ko, hindi yan ground. Kasi kung ground yan, hindi sabihin bumabad na yan dito sa init. Kasi ito ay solenoid valve yan, ECB, SCB, solenoid valve. Okay? So ang nangyari niyan mga sir, ganito. Nag-stack up po yung wirings dito mga sir. Ibig sabihin, hindi sira yung loob ng mechanism doon sa ECB. May mechanism kasi sa loob ito eh. Okay? May mechanism po yan. So, hindi po sira ang mechanism ng ACB mga sir. Take note, hindi sira. Nagkaroon po ng corrosion dito between sa socket at sa wirings na to. Doon sa positive at sa signal wire. Sa positive, nung binasahan ko na siya, may positive eh. Pero nung sa signal ko na siya binasahan, doon siya nagkaroon ng power. Hindi nag-stack up mga sir ang ACB. Dito po sa wirings nagkaroon ng problema. Nagkaroon siguro ng corrosion sa tagal kasi umiinit to dahil nandito yung pump nasa likod yan at may mga diesel dito na supply apat ito, dalawa yung tanan dito sa likod. Yan po nagiging problema mga sir. Yan, okay? Sana may konting natutunan kayo sa usapang ACB natin mga sir na hindi lang po ACB ang problema, mechanical o dun sa loob. Mechanical ng ACB, hindi lang doon ang nagkakaproblema, kundi mismo doon mismo sa wirings nagkakaproblema din yan mga sir. Okay? So ang ginawa ko dyan, nilagyan ko ng kaunting grasa, inisprehan ko muna ng WD-40, nilagyan ko ng kaunting grasa, saka ko binalik. Kaunting grasa lang, huwag damihan, para hindi po siya kainin ng kalawak. So sana may konti po kayo natutunan tungkol sa ating usapang ACB. Alright? Montero Sport, Montero, Mitsubishi, Toyota Fortuner o kahit Toyota Innova, basta diesel engine, sako po sa ACB. Yun lang, maraming salamat sa inyong lahat. Tuloy-tuloy na suporta, pag-like, share, and subscribe. Comment lang kayo sa baba kung may kailangan kayong itanong. Automatic works, mabuhay. So naka-off, on natin susi. Pag on, umilaw ng check engine, tsaka umilaw na rin yung ano. Ayan o, may check engine na rin o. Ayan, pag on, may check engine. So, ano natin? Panda rin kasi nanginginig talaga ako sa ngayon. Start. Yun, umandar na tuloy-tuloy. Yun. So, tas. Suwabe. Okay. Yun. Suwabe, tumatakbo kami ng 50.